Dami ko nakain, grabe. Tsaka yung pansit, yung barbecue. Paradong. Sarap naman sa mga na kami. Sarap, grabe. Sige, salamat. Dami. Sige, Badong. Sige, Chairman. Sige, Mang Badong. Sige, Joey. Sige. Joey, sandali lang. Halika na. Uhu. Hindi ko gusto yung inasal mo kanina. Totoo naman, Taya. Hindi naman talaga masarap ang luto niya. Mas mana bang magsabi ng totoo ngayon? Hindi yun eh. Bakit mo pinahiya si Beth? Doon pa man din sarili niyang bahay. Pumunta ka yata lang doon para mamintas eh. Joey, kaya kita pinag-aaral sa magandang eskwelahan. Para matuto ka ng tama. Hindi nagiging bastos ka. Taya, pinagkakalitan niyo ako ng dahilan dyan sa babaeng yan? Hindi si Beth ang pinag-uusapan natin dito. Kung di yung ginawa mo. Pareho rin yun, Tay. Dahil magmula nang bumalik yung doktora niyan dito, nag-iba ka na. Madalas nasisira ka na sa usapan natin. Tapos ngayon pinagkakalitan niyo ako? Hindi ko alam kung anong pinakain sa inyo ng babaeng yan. Siguro may mga gayuma lahat ng mga pagkain dinadala niya dito sa inyo, no? Joey. Joey! Yan ang sinasabi ko eh. Saan mo ba nakukuha yung pangangatwira mong yan? Mula ngayon, wala na yung lakwa-lakwa siya. At saka yung sinasabi mong acquaintance party, hindi ka pwedeng pumunta ron. Eh bakit niyo pa ako binili ng damit? Hindi niyo naman pala ako papayagang pupunta dyan sa party na yan. Pag sinabi ko hindi ka pwedeng pumunta, hindi. Wala sa akin yun. Alam mo ba, Dong, parang nararamdaman kong nagsiselo sa akin yung anak mo. Alam mo naman, simula nung bata pa siya, talagang kayong dalawa na magkasama. Siguro, nakikita niya akong kaagaw sa atensyon mo. Hindi naman siguro. Sa bagay, sa edad niyang yan, talagang mahirap siyang intindihin. E, papa's girl pa si Joey. May tampo nga ngayon sa akin si Joey. Bakit? Anong nangyari? E, bukod sa nakagalitan ko, hindi ko pinayagang pumunta doon sa acquaintance party nila. Badong naman, talagang magtatampo nga yung anak mo. Hindi ko kasi gusto yung nakakabarkada niya. Lalo na yung Archie. Baka naman hindi mo lang kilala yung tao. Kilala ko yung mga taong ganun. Hindi magiging magandang impluensya sa anak ko. Edi, paliwanag mo na lang ng maayos kay Joey para magkaintindihan kayo. Yun nga. Kasi, ang inaalala ko, baka isipin niya, nawawala na ako ng tiwala sa kanya. Badong, paano kayo magkakaunawaan kung hindi mo naman sasabihin sa kanya lahat ng nasasaloob mo? Kausapin mo siya. Arch! Hi. Joey, baka gusto mo magmerienda. Treat ko. Let's eat! Hindi. Bye. Magre-review pa kasi kami sa library eh. Next hindi, sandali lang yun. Next time na lang. Please? You sure? My God. Pare, wala ka palang sinabi. Si, bet you 5,000. Di mo kaya yun. 5,000? And? Paya ka mo? Hindi. Call ako. Nakakalalaki to eh. Baka naman totohanin mo na yan ah. Bakit to, inay? Badong, pinuntahan ka ba dyan ni Joey? Hindi ho. Bakit to? Wala ho ba dyan? Eh, kaya nga ako napatawag eh. Mag-aalas 9 na, wala pa siya. Ang pinagtataka ko lang, yung damit na binili mo sa kanya, wala dun sa aprador. Baka ka ako nag-attend dun sa party ah. Hayaan nyo at pupunta ko kina Jenny para alamin. Thank you.
Pasensya ka na, boss. Talagang hindi ka maaaring pumasok eh. Eh, mabuti pa, doon ka na sa labas. Pasensya ka na rin, kabaro. Wain mo eh. Inumin mo naman oh. Oo nga naman. Inumin mo na. Oo nga. Hindi ako wain mo eh. Joey, isa lang. Para sa akin. Oo nga. Oo nga, isa lang. Isang tayo na pala. Hindi ako wain mo. Please. Sige na. I'm begging, para sa akin. Isa lang. Oo, kung hindi ko. Hindi na talaga ako wain mo. Mabuti pa sila umuwi na ako. Kasi gabi na eh. Sandali. Sandali. Sige lang. Isang sip lang. Isang shot lang yan. Sige na, please. Isa lang. Lalangawin pa yan. Joey, for me. Sige na. Oh, sige, sige. Please, isa lang, please. Thank you. Sige na, Joey. Hi, Ian. Hello. Ang konti-konti niyan. Sige na. Sige na. Go, Joey. Go. Oh, sige, sige. Sige. Paano ka nakapasok dito? Tay, tay, ay, sandali lang. Hindi ba sinabi ko siya huwag pumunta rito? Ha? Tay, sandali lang. Tay, tay. Tama na. Tama na, tay. Sandali lang. Tay, sandali. Nakakahiya. Tay, tama na yan. Ano ba naman yan? Tay, tama na. Nakakahiya. Ano ba naman yung tatay ni Joey? Nakakahiya. Tayo ng ganito lang? We should call the police. Pare, ang sakit. Kantihan natin. Ha, dapat lang. Right. Yogri, yeah. Akong bahala. Sinira niyang party. My God. Sige na. Sige na. Go, Joey. Go. Sige, sige. Paano ka nakapasok dito? Tay, tay, sandali lang. Hindi ba sinabi ko siya huwag pumunta rito? Ha? Tay, sandali lang. Tay, tay, tama na, tay. Sandali lang. Tay, sandali, nakakahiya. Tay, tama na yan. Tayo ng ganito lang? We should call the police. Pare, ang sakit. Kantihan natin. Ha, dapat lang. Right. Yogri, yeah. Akong bahala. Sinira niyang party. My God. Balot! Balot! Balot!
Lola Manok. Nag-iisa ka! Hindi ba kayo nakita na yung itay? Teka nga muna. Hindi yata maganda yung natututunan mo dyan sa kuleyo mong yan, ah. Hindi ka na marunong paalam sa yung itay, ah. Balot! Kung ganyan din lang naman ang klase ng ama, hindi na ako dapat magpaalam sa kanya. Mukha yatang dumadala sa away ninyong mag-ama. Eh kasi naman siya, humanap lang ako ng ibang mundo para hindi ako makagulo sa kanilang dalawa ng babae niya. Eto siya, ginugulo niya pa rin ako. Teka, teka. Ano ba talaga ang nangyari? Nagpunta siya sa party. Nang gulo. At Lola, pinatulan niya si Archie. Hindi na siya nahiya. Pati ako dinamay niya. Joey, huwag ka magsalita ng ganyan. Hindi tama yan eh. Palibasa kasi, wala siya ibang kayang gawin, kundi pagmalaki yung pagkasangano niya. Huwag kang magsalita ng ganyan tungkol sa tatay mo, ha? Tama na. Wala siyang ibang inisip kundi sarili lang niya. Sabi naman, tama na eh. Wala kang karapatan magsalita ng ganyan sa tatay mo. Nung namatay ang nanay mo, naghirap siya sa pagpapalaki sa'yo. Nalaga ang kanya. Nag-ipon siya para makapag-aral ka. Dapat nga, pasalamat ka eh. Dahil kahit ampun ka, lahat naman ibinigay sa'yo. Lola, ano sinabi niyo? Wala. May sinabi ka, Lola eh.